Miss Panatex, Miss Andrea Brillantes finally ay idinetalye ang isa sa pinaka-controversial na lugar, no, kung saan idinetalye niya ang lahat ng pangyayari patungkol dito. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Let's watch this video audio. I had never done anything this extreme alone for myself. I was excited but also scared, and with what I was going through at that time, I felt all my emotions all at once. Pero yan, okay na ako, kumakain, nanonood na lang ng movie. Tapos I had a quick layover in Abu Dhabi, and now nasa Spain na tayo. I arrived at my hotel but my room isn't ready yet, so I decided to have a quick brunch at the restaurant in front of my hotel. This was my first meal in Spain at sobrang sarap. After that, I decided to take a walk and explore the surroundings of my hotel. I wanted to find the nearest convenience store and see what other stores are nearby just in case I needed to buy anything. So, quick room tour. This is my room. I requested a small room because I feel like I'll get scared being all by myself in a big room. Pero my mom insisted on booking a hotel for me, even though I was against it because it's too expensive compared to Airbnb options. Pero pumayag na lang ako para magka-peace of mind yung mommy ko, since it's my first solo travel and hotels generally have more security. After freshening, kasabay nga ng controversial issue patungkol sa Spain, no, kung saan ito po yung itinuturong lugar, kung saan ito po yung lugar na pinagganapan ng cheating thing about Andrea Brillantes and Mr. Daniel Padilla. Ito yung pinaghihinala ang lugar. At ipinaliwanag po ni Miss Andrea Brillantes na medyo na delay ang pag-post niya or paglabas niya ng mga videos na ito. Marahil dahilan na rin isa sa mga dahilan nito dahil pinaghihinalaan nga na ito yung lugar kung saan sila ay nagkita ni Mr. Daniel Padilla, na bagay na hindi naman po na-confirm. Nilinaw ng actress na si Andrea Brillantes na mag-isa lang siyang nagtungo sa Spain noong July 2023. Sa kanya kasing latest travel vlog na uploaded na sa kanyang YouTube channel, sinabi ng actress na kinakabahan pa raw siyang mag-travel mag-isa pero excited naman daw siya. Besides being nervous about flying alone, I was also anxious about what's to come. I have never done anything this extreme alone for myself. I was excited but also scared with what I was going through. I felt my emotion all at once, anya sa kanyang voiceover. Ibinahagi rin niya na marami siyang nadiskubre sa kanyang sarili, kagaya ng paglalakad ng mag-isa sa isang street na akala niya dati ay hindi magagawa. I wanted to have the freedom to wander and discover things for myself, sabi ni Andrea. Dagdag pa niya, as an actress and as a woman, I've never done this before. There's something empowering about walking the streets alone at night. It's empowering and scary at the same time because women were thought not to walk the street alone. Uminit kasi ang espekulasyon ng pagtagpi-tagpiin ng mga netizen ang lugar kung saan siya galing dahil nagtungo rin si Daniel Padilla roon. July 2023 nang ipost ni Andrea ang mga larawan, samantalang nag-upload naman si Daniel makalipas ang 3 buwan. Matatanda ang nasangkot sa controversial si Andrea matapos madawit sa hiwalayan ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla. So, isa po ito sa mga dahilan kung bakit umani ng mga negative comments, no, ito pong kanyang vlog, no, sa Spain. Kasi ngayon niya lang po inilabas at ipinaliwanag niya na hindi na rin daw kasi ganun ka-worth it kung ilalabas niya pa ito this coming 2024. So ngayon, habang ipinost niya ito 3 days ago, ay umani lamang ito ng 334, which is bagay na may kakaiba dun po sa vlog niya na yun, dahil karamihan ng lahat ng mga travel vlogs niya and yung kanyang personal vlog sa kanyang YouTube channel ay umaabot ng almost sa millions. So medyo nabawasan nga, no, yung engagement at nabawasan din yung mga viewers niya sa nasabing vlog. Pero aside from that, wala naman po siyang nabanggit patungkol sa
pagsasama nila ni Daniel Padilla sa lugar na ito. Which means, wala po siyang inami na kahit ano. So, dahil dyan, narito ang ilan sa mga komentong napili po natin mula naman sa mga legit viewers and subscribers po natin. Ano, unahin natin ang komento mula kay Miss Regeline Rances. Kahit anong gulo nyo, wag lang makisali ang mga magulang. At sa iyon, makisali ang ina mo at kapatid mo yan. Ang pagkakamali ng ina mo, ha? So ito po yung kanyang komento, no, kasi 'di ba dito po sa issue na to, hindi naman natin masisisi talaga yung mga magulang ni Miss Andrea na makisali sa issue dahil anak niya na yung pinag-uusapan dito, eh, 'di ba? And of course, sabi ni Lucy Cruz, yung isa gumanda lang pag may makeup. Si Andrea Brillantes, natural beauty talaga at genuine, hindi pa tweetums. So ito naman po yung kanyang sinasabi, no. At hindi ko alam kung ano po yung pinanggagalingan niya dito po sa bagay na ito. So siguro po parang iwasan na lang natin yung comparison between them kasi they are both beautiful at may kanya-kanya silang ganda na hindi natin pwedeng ikumpara yung isa na mas maganda. Merong magagandang bagay kay Andrea, meron din naman magagandang bagay dito kay Miss Catherine Bernardo, no? Kasi nga talagang ngayon parang kinocompare sila sa isa't isa, eh. So iwasan natin yon para walang gulo. Sabi naman ni Miss Jennep, I cannot hate Andrea, magandang batang ito. I feel bad na siya ay misunderstood ng maraming tao. Totoo yan talaga, na talagang si Andrea Brillantes po parang misunderstood siya, eh. Lahat ng ginagawa niya, lahat ng sinasabi niya laging nagte-trending, lahat ng mga kilos niya lagi pong pinag-uusapan. It only means na talagang sikat ang isang Andrea Brillantes. Sabi naman po ng isa pang user, yes, I love Kyle Drea. Tignan mo naman, pinagpala ng Diyos. Ayun. So, sa dami ng mga bashers ni Andrea, still, talaga masasabi mo, ang dami pong nagmamahal sa kanya at napakarami pa rin sumusuporta sa isang Andrea Brillantes. So, hindi natin masisisi dahil sobrang galing din naman po pagdating sa pag-arte si Andrea. Sabi ni Scarlett Briones, Andrea Brillantes, Gen Z, queen talaga, ganda kahit anong angulo, supernatural ang beauty, walang retoke. Ayun. So, ito naman po ang kanyang comment. Actually, totoo yan, ano? Kasi parang isa si Miss Andrea, kaya nga po siya itinaguri ang isa sa most beautiful faces in the Philippines. Tinalo niya si, ano, no? Si Miss, yung isa dating namamayagpag na, ano na rin ngayon, nasa Korea na. Siya po ay naging international star na hawak po ni Mr. OG Diaz dati. So, ngayon si Miss Andrea naman ngayon. Sabi ni Sagira Mogan, wow, beautiful mashallah, beautiful baby girl, Andrea Brillantes, I'm proud of you, blight forever, beautiful smile. Ayun. So, salamat po sa mga Andrea Brillantes. Salamat sa mga fans po ni Andrea na lagi pong nakasubaybay sa mga videos natin. Thank you so much. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, DarEdsTV. God bless everyone.